Dumulog sa OFW desk ng Sumbungan ng Bayan ang 53 anyos na si Rowena Bristain. Ang panganay niya kasing anak na si Ana may iniindang sakit habang nagtatrabaho sa Malaysia. Lubha akong nag-alala bilang isang ina sapagkat meron pa siyang apat na maliliit na anak. Kaya naman sa ganung sitwasyon, hindi po ako nagdalawang isip na matulungan ka agad siyang maiuwi man lamang dito sa Pilipinas. Hulyo ng nakaraang taon, nagsimula magtrabaho bilang domestic helper sa Kuala Selangor sa Malaysia si Ana. Sa ikalawang buwan ni Ana ay may napansin daw siyang tumubong bukol sa dalawang kamay. 2 months pa lang ako, tumubo na siya. Pero 8 months na ako, ibig sabihin mga mag-6 months or 5 months na akong dinadala ko siya. Sumasakit pero kasi ang katawiran ko, nandoon na ako eh. Ang daming tao na gustong mapunta rin sa position ko pero hindi sinuswerte. So sa akin, tinitreasure ko yun. So ayokong mag-give up dahil lang sa bukol. Ayoko. Pero lumala ang kanyang bukol at halos hindi niya na maikilos ang dalawang kamay. Sa pagsusuri kay Ana ng isang ospital sa Malaysia, nagkaroon siya ng tinatawag na dorsal wrist ganglion o cyst na tumubo sa magkabilang kamay at tinatawag na trigger finger o pamamaga ng litid sa kamay. Nung masakit na, sinabi ko na hindi ko na talaga kaya. Sabi ng doktor, kailangan dito i-operahan para tanggalin yung bukol. Ito, o-operahan para may something na gagawin para hindi siya maglalak. Hindi na po pumayag ang kanyang amo na dumaan pa siya sa operasyon. Nakipag-ugnayan kami sa recruitment agency ni Ana na MIP International Manpower Services Incorporated. Nung kami po, nung bago pa lang kumukontak sa kanila, wala po silang reaksyon. Talaga pong hindi nagpabaya ang pagtulong dito sa GMA. Nagulat na lang ako isang araw na sabi nung amo ko, sige, pack up na yung gamit mo. Daling kita sa agency mo sa Malaysia. Kailangan mo nang umuwi kasi ganyan yung kalagayan mo. Hindi nagpaunlak ng panayamang MIP International Manpower Services Incorporated. Kanila lamang binigyan din ang kanilang positibong aksyon sa aming idinulog sa problema. Nagpapasalamat kami ng taos puso sa lahat ng nakibahagi dito sa gawain ito. Ayan, huwag kayong manahimik o magdalawang isip. Kung may alam kayong katiwalayan o reklamo, ipalam ninyo sa Sumbungan ng Bayan. Ayan pong telepono. Dahil lang inyong sumbong, asahan ninyo, mabibigyan ng aksyon. Sa mga tiwali naman dyan, sa mga kawatan at mapagsamantala, ito ang tandaan ninyo. Hindi namin kayo tatantalan.